Maganda, at least dito pinakita ko ano talaga ang pangyayari doon sa paano napabayaan at na-murder yung ating sundaluhan sa board. Malinaw na malinaw na napabayaan ni Ninoy Aquino ang nangyari. Sapagkat pwede naman silang maisalba kung nagbigay lamang sila ng utos na ipadala agad yung enforcement. Yan naman ay alam na yan ng publiko eh. At talagang ang dapat nasisihin talaga dyan ay si Ninoy Aquino. Kamusta naman po yung movie? Maganda, maganda pagkagawa ng movie. Maganda pagka-direksyon. Ang screenplay nito maganda. Alright, thank you po. Invite na lang po natin sila sa screen po. Ay, mga kababayan, panoorin natin ang Mama Sakano, Now It Can Be Told. Ito ay isang napakagandang pelikula. At ito ay magbibigay sa atin ng ating tamang impormasyon at ang katotohanan tungkol doon sa pangyayari sa Mama Sakano. Ito ay sana ay magsilbing leksyon doon sa ating mga susunod pa na mga pinuno ng bansa na pangalagaan ang ating mga sundalo na nagliligtas sa ating demokrasya at nakikipaglaban sa ating mga enemies of the state. Yan ay dapat nagbigyan din sila ng protection. Dito sa pelikulang ito ay malinaw na ang nasirang presidente Benigno Aquino Jr. ay siya ang may kasalanan kung bakit na namatay ang ating sundalo, Sub-44. Mabuhay ang Sub-44, dapat ay manatili sa ating alaala ang kanilang kabayanihan. Thank you very much!